Mula sa Labor Department, ililipat na sa Department of Migrant Workers ang OWAP, POEA at nasa apat pang ahensya. Sa susunod na linggo, ilulunsad na ang One Repatriation Command Center para sa pangangailangan ng mga OFW. Saksi, si JP Sarya. Mayo noong isang taon, nang ipaalam kay Susan na natagpo ang patay ang kanyang asawang si Rian Romolino sa loob ng kanyang quarters sa Riyadh, Saudi Arabia. Halos magmakaawa na raw sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Maiuwi lang ang mister. Makalipas ang dalawang buwan, na-repatriate din ang labi ng kanyang mister sa tulong ng Department of Foreign Affairs. Ang sakit-sakit. Tapos tinuturo-turo ka lang. Hindi mo alam kung tuturo ka ba talaga nila sa tama, na sa ganito. Sa isang araw kasi, sir, ilan yung pinupuntahan namin eh. Babalik-balik kami. Ayaw nang maulit ng Department of Migrant Workers ang mga ganitong kaso. Kaya binuo nila ang One Repatriation Command Center na ilulunsad sa isang linggo. Isa na lang ang dutulugan ng mga pamilya ng OFWs, yung para sa shipment of remains, para sa repatriation of stranded and or exploited OFWs. And kami na mismo ang tatawag sa mga pamilya. Isa lang daw ito sa mga gagawing pagbabago ng DMW na paglilipatan ng hindi bababa sa 6 na labor agencies na dating nasa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE. Lahat din ng mga polo o yung Philippine Overseas Labor Offices sa iba't ibang panig ng mundo ay magiging bahagi ng DMW. Pero sa mga bansa o teritoryo na walang naka-assign na polo, ang DFA pa rin ang magbibigay ng paunang assistance gaya ng repatriation. Halimbawa raw dito ang Sri Lanka kung saan may political unrest ngayon. Sabi ng DMW sa 700 na Pilipinong naroon, nasa 150 na Pilipino ang nagpaabot ng intensyong ma-repatriate na. Habang nasa transition period ang departamento, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maantala ang serbisyo para sa lahat ng OFW. Sa ngayon, hindi pa kasama sa 2022 National Budget ng Pilipinas ang budget para sa DMW. Ayon kay OPLE, manggagaling muna sa mga attached labor agency ang pondo na kakailanganin para magawa ang mga kailangan ng DMW. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi